entablado ngayon. Meron kaya sa kanila ang mag-uwi ngayong gabi ng 50,000? Ang kasagutan sa tanong na yan sa pagbabalik ng pinakamalaking talent show ng bayan, ang Talentadong Pinoy. Ang nakakuha ng pinakamataas na score at haharap kay Joseph the Artist ay walang iba, kundi... Sino kaya sa nominado? Hihiranging talentado. Si Sun Artist ba ay kargado? Ngayong gabi ng Sabado, kailangan niyang paghusayan. Wala ditong sigurado. Agoy-agoy, dire sa Cebu, talentado ang Pinoy ang number one. Dire sa Cebu, talentadong Pinoy number one! Tuloy lang ang kasiyahan dito sa Saturday edition ng Talentadong Pinoy. Lahat po ng 7 talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso. Ngunit, 5 na lang ang may pag-asa na mag-uwi ng 50,000 pesos. Pero, yun ay mangyayari lang kapag napatumba nila ang ating 8-time defending champion na si Joseph the Artist. Hawak ko na ang desisyon ng ating jury at mga talent scouts. Ang nakakuha ng pinakamataas na score at haharap kay Joseph the Artist ay walang iba, kundi... Walang iba kundi si Mark! For other talentados, congratulations, Mark! Congratulations, Mark! You now have 10,000 pesos at may chance na kang makatapat si Joseph the Artist para sa 50,000 at ang titulong Talentadong Pinoy sa gabing ito. Congratulations, Mark! Tunay ngang hindi balakid ang kapansanan ng ating 8-time defending champion para maabot ang kanyang mga pangarap. Makipagkwentuhan tayo sa kanya. Ang pagkakaalam ko kasi nung 9 months siya, nagkasakit siya ng polio. Ang pagkakaalam ng mama at papa niya, hindi na siya makakalakad. Nung isang araw na malaya na lang nila na kahit nagkakadapa-dapa daw siya, pinipilit niya pa rin makalakad. Nung makilala ko kasi talaga siya noon, alam ko nagtatrabaho talaga siya. Parang ilang beses siyang na-discriminate sa mga company na kahit alam niyang kaya niya, hindi siya binibigyan ng chance. Siyempre, masakit sa akin yun kasi sabi ko, bakit ganun? Inuuna pa nilang tingnan yung kalagayan ng tao bago nila subukan. Hindi ko ikinahiya na pipilamisan nung may nagbibiro sa kanya. Yung sinasabi na, pantay naman ang kalsada, bakit tagilid ang lakad mo? Parang wala lang, dinededbo lang namin. Ayun ang hinangaan ko sa kanya kasi kahit may karamdaman siyang ganyan, hindi niya nararamdaman sa sarili niya, nakakaiba siya. Ang suporta ko lang talaga sa kanya, ituloy mo lang, pagpatuloy niya lang yung pangarap niya. Labas sa yung pamilya na, dito lang sa kanya, sa tabi niya. With more creative ideas from his heart, please give it up for our 8-time defending champion, Joseph the Artist. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang pala, nag-alay ng ganda't dila. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, biniyag ka, nasadlak sa dusa. Pilipinas kong minumutya,
8th time defending champion Joseph the Artist. Tuesday, ano masasabi mo? Ayan, Joseph, lahat na ng papuri ay naibigay na sa'yo sa entabladong ito. At kami ay nagpapasalamat sa lahat ng naibahagi mong talento dito sa Talentadong Pinoy. Kung ano man ang magiging resulta ng ngayong gabi, ay huwag ka mag-alala kasi nandito ka na yun. Sabi nga ni Ryan, nandito ka na. So, I love you. Thank you, bro. Thank you very much, Tuesday. Rupa? Every time na pinapanood ko si Joseph, talagang it really touches my heart. Kasi pati yung shirt niya, it goes with the theme sa, ng tugtog. Pati yung ipakita mo nga yung t-shirt mo. Oh, see? So meron siyang red. It goes with the theme with everything na ginagawa niya. And alam mo, Joseph, isa ka ng talentadong Pinoy. So, kay manalo ka dito, kay matalo ka dito, dala-dala mo yung talent mo, dala-dala mo ang pagiging Pilipino mo wherever you go. And I think talagang you will go places in life and ipakita mo yung talent mo sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Malayo talagang mararating mo. Kaya congratulations. Let's go! Thank you very much. Direk Cody. Again, very intelligent ang pagpili niya ng theme ng kanyang iginuhit ngayon. Timing na timing sa eleksyon at sa pagpili ng ating next president para malaya tayo. Those are all beautiful messages, no? You know what I would have wanted? Kasi I guess the reason why you're saying baka matalo, this is the first time, Ryan, na akala ko talaga walang, that he was gonna go all the way. But tonight, this is the closest, I think, na ang laban nyo tonight. Because now, you've got somebody who has a beautiful voice, and then you have somebody who has fantastic images. Sana si Mark ang kumanta, ikang gumuhit. That's my request. So however it goes, the two of you are very gifted. And kahit may kapansanan kayo pareho, you just see how good God is. He's a good God. Na kahit may konting kapansanan, He showers you with so much talent. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Talent Scouts. Please go to the right of the stage, Joseph. Joseph! Ngayon, tawagin natin ang talentadong nais pigilin ang iyong winning streak, si Mark. Here you go, Mark. Okay. Ang tanong, patuloy pa ba ang pag-akyat ni Joseph bilang first 10-time champion? O magkakaroon na ba tayo ng bagong kampiyon? Ang hatol ng mga talent scouts at jury sa pagbabalik ng inyong paboritong talent show, ang Ang Talentadong Pinoy ngayong gabi ay walang iba kundi si Bakit parang si Joseph the Artist napansin kong kinabahan? Ayos ka lang. Abangan. Mga talentado talaga ang mga Cebuano. Nako nga mawala. Salamat sa mga kapatid na sumalubong sa amin sa